Magandang hapon, Isabella. Magandang hapon, 45 barangays. Pati ka na di Barangay Kapatagan Grande, kung saan makasama po natin mamaya ang ating kanilang barangay po, walang iba kundi po si Honorable Zehar Sahibul at ang kanyang Barangay Information Officer na si Norma Ahilul. Isang lungsod na unti-unti nang umuulan, pinagbukrod mga nagkakaisang mamamayan, pantay-pantay Kristiyano o Muslim ka man. Okay, this program is brought to you and the City Government of Isabela City under the leadership of our City Mayor, City Jaria Turabin Hadaman, at ang Vice Mayor, si Kipli Ataman. Yes, kamusta na po kayo dyan sa mga ukay-ukay? Ukay-ukay dyan sa bodega ukay-ukay sa Mutari family. Kay, dyan po sa Aguada Barangay. Kay Kap Ibanez. Kitaan man, Kap? Sa mga bayon, kamusta na po kayong lahat? Kanina, meron po kayong blessing mula sa City Government na po Isabela City. Yes, halina, sakay na sa aming sakayan. Makilahok po tayo at makialam sa barangay of information ng Barangay Kapayawan, kung saan makasama po natin mamaya ang kanilang barangay chairman, si Honorable Jehar Sahibol, at ang kanyang bayo, si Norma Ahilol. Yes, update naman po tayo Wednesday dyan po sa Barangay Mensi, kung saan po nagkaroon po tayo ng mobile library. Siyempre, sponsored po yan ng Isabela City Government. Napakasaya po ng mga kabataan po doon. At lalong-lalo na po si Kap Belen Aguinid. Gusto pa daw po niya magkaroon ulit schedule doon sa kanyang barangay. Okay, next week po abangan niyo po yung mobile library doon, dyan po sa barangay Kapayawan. Isang lungsod na unti-unti nang umuulan, pinagbukrod mga nagkakaisang mamamayan, pantay-pantay Kristiyano o Muslim ka man. Yes, magandang hapon sa Barangay Riverside. Yung basura po dyan, tambak na po. Pasigrit na, sigrigit po natin yan. Every Monday, Tuesday, Thursday, Friday, at Sunday po yung mga nabublok. At ganon din po Wednesday and Saturday yung di nabublok. Kung magdala po kayo ng inyong basura, sigrigit nyo na yung nabublok at saka di nabublok. Kitang tanan magkahiusa, para na bueno i happy Isabela together.
para sa ikakabuti po ng Barangay Riverside. Sana malinis tingnan. Nasa highway pa naman yan. Yes, good afternoon pala dyan kay sino to? Mutalib family dyan sa Bodega Ukay-Ukay. Okay, sa lahat ng mga taga Ukay-Ukay po, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga wet market, magandang hapon din po. While waiting po tayo sa ating guest, siyempre, update muna natin yung mga kaganapan. Kanina, nagkaroon po yung Bayon quarterly meeting po kanina doon po sa Sakayan Hall. Yes, take your time, it's now 1:24 in the afternoon. Still pa rin po makasama nyo si Sir Ads hanggang mamaya alas 3 ng hapon. So, babalikan namin po kayo after this reminder. Isang mamamayan, pantay-pantay Kristiyano o Muslim ka man. Okay, welcome back to our program, Happy LGR. Yung inaantay natin kanina, siyempre nandito na po sa ating makasama na po natin ngayon, walang iba ang ating ang barangay chairman pala ng Kapatagan Grande at ang kanyang Barangay Information Officer na walang iba kundi po si Norma Ahirol. Okay, Kap, magtausog, magyakan, magsama kita. Tawa. Sama. Ha? Sama lang. Ah, magsama. Na, so ngayon mga radio listeners, humingi po ako ng paumanhin. Ang guest ko po ngayon ay magsasalita po ng mother tongue. Yung gagamitin niya po ay sama bangingi. So, ma-force na po ako dito magsama bangingi. Okay, anyway, Kap, niya mga bati, no? Niya mga sari pasampay, no? Mga greeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayan pa rin lang, Sel. May kaluniyal sa mga pasampayan, no? Salimalong nag-agreet ka mga kagawad, no? Tama, saya-saya na. Salam na hadya si mga ram kauman ko, mga kapatang grande, na kahemong kami loon nga nasa suko kakalahin, na salam doon na hadya ka makapkemon tiya kami mintiwan si Konsel Norma Ahilo, tiya kami to sa mga iradyo na tiya. Okay, relax lang ka, Kap. Relax lang ka. Okay, Ma'am Nor, baka may gusto kang batiin? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
first of all, good afternoon, Sir Ads, Kap. Sa kababayan po namin dyan sa Barangay Kapatagan Grande, nandito po kami ngayon sa DXNO para po ibibigay po namin yung information tungkol po sa ating barangay kung ano po yung nangyayari and actually kung ano pa po yung pwedeng mangyayari sa susunod pang taon. Ah, okay. So dito, alam niyo, Ma'am Nor, mapo-force talaga ako magsama bangingi dito kay Kap. Okay. Kap, but ito, Kap, pila in total population sin barangay, no? Heka, sin ano, population? Tuloy tiya na madangibu 8,005. Okay. Mga pila household na ito? Amang sa palabay daan, pag-isa pa kami kapag itong nga sa baho ito ya, pag baho rako batin ko, 460. Nasa ka isa pa kami kapag makapag ano, magbalik pa sa lanhe kada sa pagyan ng mga baho at ito luma. Yes. Mm-hmm. So, 460. So, yung kanyang total population is 1,815 at ang household niya po ay nasa 460. Tama po, yes. Po yun, Ma'am Nor? Yes, thank you. Tama po, Sir. Okay. As of January po yan until now po, Sir Ads, yung sa household namin, mm-mm, 460 po yung total and the household talaga. Okay. So, ano po ang mga majority dito, Ma'am? Mga tao, doon sa mga constituents na? Muslim. Ano ang Muslim majority? Ano? Opo. Muslim. Oh, Muslim. So, Yakan, ang tribes, Yakan. Yakan, Tauso, mixed talaga. Ang Yakan, Tauso, may mga sama na rin. Mix na rin po talaga. Karamihan talaga Yakan. Yakan, ah, okay. Yes, Yakan. So, Kap, pang ikapila term na ito, Kap? Ang buha ko tiyak ba dito, pasang bahaw na ito, magano. Dan tahun pa mo, dan bulan ha? Kasal? 1 year, 3 months. 1 year and? 3 months. And 3 months, si Kap na naging si barangay, yes, maging kapitan. Yes. So siya, kung ganun, successor siya sa? Yes, successor po. Sa former, dating barangay? Yes, dating former barangay. Si Kap, okay. So nasa 1 year and 3 months pa po si Kap. So Kap, tagulan no mapag inanang as barangay chairman na ka, pila na in sari mga project niya bay tahinang no, min wakto tahinang ka barangay chairman? Actually, tahinan ko sa liya ng mga nasa ilong na pag-guranti na naman. BIU. BIU. Ile, iba si mga magtupak sa mga lana na. Yes, brassing. Like mga brassing, yung mga lana kami patek ka magkaat. So, kasi ano sa basemento na, sir. Ah. Pero tinan ko baga na kasi nasambat ko baho pa ako mag-barangay. Mm-mm. So, agtupak, ano ka, agtupak kasi mga lana. So, puwas mo na lang sa niya mga ano kundi project? Na hindi ko mang sa niya ako to sa kusa kaga na kung sa ito ako kita ginupo sa ito story. Naka ginupo ka? No, na story lang ito. Yan sa mga to sa ko. Mm-hmm. Na ele yung sa niya patahin ang to sa sa dunia. Ah, okay. So, ayan plano no, tari ka. Inaan ayan in sa mga niya projects in city wat ito may maka mabarangay ka Kapatagan Grande. Manalan niya sa liya na masa si Kap Akang Ahilo binanang si Miol ano baking clinic baking home. Baking home. Baking home. Ayan sa ganohan na na ubus na sa kwa in sa petatan obel mga ako ni si Kap pa dahil sampai maku na heka pa ni heka pa pulang mo niya mga ginisan niya mga light mga bohe ni sampai sampai pati to na elek na hadyam eh ya katawan ni ko ang tiliktik sa min na eh mo dumay na dikidiki in pamuan si Mel milyon na may pagsipulat kami na binalan kami may nangkapan kami na tatan obel na bata tahinang na mga ayan tahinang may. Ah, okay. So, at least niya naka birthing room at tinain mga min min barangay bi constituents bi kinapalud pa iti abang niya kana. Yes. Iban ba ito niya pa sumpamuhan si Miol sa barangay ho. Ah. So, agano pa ko sin niya na katasin ano? Resolution. Yan na sali katasin tana. Ngayon sa pabangatihan na mumos na na maghinang na kuno si Gaham. So, ag-adapt pa kang resolution para
Okay. Oh, meron na po, Sir Ads. Meron na po, naipasa na po siya. Tapos, actually, parang I think ongoing siya. Hindi pa naman na ano, Sir Ads, pero gagawin po. Hindi ba na-forward nyo? Wala. Na-forward na po siya last. Ay, kailan lang yun, Sir Ads? This week, na-forward na po yung resolution. Pero hindi pa approved city? Insya pa. Kasi niya pre-consult sa tanong ma-attorney. May kulang pa. Ah, okay. So hopefully no in barangay barangay hall B pila taon na ito masa civil, during sa yan lang ito during pa civil bill ano ah, si no Mayor during bill. The first ano si pagkala Luis Bill okay yan in ano no ano. Wasit may in mabukot na ile yan na in clinic sa ano siya clinic. Ubusin ng clinic, yan ang project si Milo, yan eh, bago yes, eh. Yes, ubusin, namin barangay, pero bunda talaga siya. Magbihing-bihing na si kami, sir. Ah, okay. So, okay, Kap, tasabot no in sa barangay hall, minggan yung propose patenggeno ito? May na mabihing si Tengan, si elementary school, even si, yan na, ayan eh, big, birthing home. Birthing room. Ah, matenga, dahil eh. Magbihing si Kam, pasan na, eh, makasentrum eh, sir. In front covered court kap yes in front of covered court. Covered court na yes, po kayo doon mayroon po pero isang patahin ng cell pero hindi pa tapos ongoing ginawan pa ko noong lang maray ano okay. Barangay hall mga next year long kasi na okay so may covered court kayo ngayon yes mayroon po Sir Ads actually yung covered court namin Sir Ads yearly kasi yun inaayos pinepaint ng SK chairman namin po na si Abner Ahilun. Ah, okay. So mamaya pag-usapan natin yung nabanggit na kasi kanina yung SK, no? Ayun. So mamaya pag-usapan po natin 'yan. Kap, puas min mga kahekaan project kabayan ayan lagi propose no. Siyempre, ag-submit kam devolution transition plan. Ayan dapat may priority no me. Ito sana na ba mga tahin ng barangay sir ano eh yan na cover court sin basketball eh sir ilan lang kami to dan sir magkat batod mga master wala dyan magdeklamo mga kami mag sumila na no hinato na lang po kaya tara na hinato na kat na kita pag naba sa hinato na mga kami na nakat ba kita ah okay. Sa inang matito eh na magpatsing-patsing lagi kung sa ilahan ka ano na eh kalabay na magpis lagi. Apa sabi na niya nalan dikidiki na kuman sa pasemento na namang siya dawin nasa sa niya to na susah. Nabat ito di sa nangamot bang pila ano na kuman metro sa na ang natalo na pasemento na sa Allah na hap na lang kami na ang okay inshallah inahang yap in inland bibat ito bang sopa maulan alandog sobra madulas halos hindi madadaanan kung talaga hindi ka talaga totally driver sir hindi siguro madadaanan basta magkano po sir mahirapan talaga yung mga teacher namin doon sir not only our teacher but lahat ng constituents na dumaraan doon okay so ayun sir ikap may mga kaaluman sin mga atam eh kaaluman sir mag-usaha sigam mag-goma maglahing bisan niya patakapin may lahing ikiligay sa palansapin at tabong kaya mo sa ngalum niya lahing nami niya gumana niya mga saing magtanong sila nakasanin sila magabal-habal so okay so Kap yung ganina di ba nabanggit ni Kap yung accomplishment during niya na yes. Opo, naging barangay chairman siyempre yung biyayo barangay isolation unit okay sa kanyang administration na. So during your sino ba yung ano napalitan niya ng barangay chairman? It's yung father ko po late Akang Ahilun. Ah so pwede niyo po bang ano maibanggit kung ano-ano naman po yung mga dating accomplishment ng yung dating ano barangay chairman? Okay. During his term po nasa time niya po Sir Ads. Okay. Nagawa niya po yung ano, yung may binigay na project po si Mayor totally from our city talaga is the birthing home. Yun na nga po yung birthing home and actually hindi pa po na-turn over till now. Kasi nga po sa marami pa pong kulang, like kagaya nga po sinabi ni Kap kanina, may mga kulang pa na ilaw, yung kuryente talaga, tubig, lalo na po yung tubig.
At saka yung mga ibang salam niya po kasi pasag na rin po kasi siguro sa may mga ano na yung mga hindi din maiwasan na baka may mga nataanuan ng mga bato ganun. Okay. Yun po during my father yun po ang nas ano sa kanya. Ang ay nabigay sa kanya na announce accomplishment niya po. Accomplishment. Yes po. During ilan term po yung tatay niyo? I think magki 3 years siya. Mag 3 years? Yes, magki 3 years. So one term. One term pa lang. First term po. Hindi na naubos yung one hindi term. Hindi niya po naubos due to alam niyo na po yung nangyari sa kanya. COVID patient, naging COVID patient po kasi siya. Ah, okay. So okay, nabanggit niyo lang COVID, no? Kamusta na po yung ano, yung pag-facilitate niyo po doon sa mga unvaccinated? Well, sikap. Siyempre, may mga wala pa ano na wala pa na ano na baksina. Yes, mayroon pa po talaga Sir Ads, not Muslim. Siyempre, hindi naman siguro po Sir Ads na totally sa barangay lang namin, no. Mayroon naman po talaga na mahirap din talagang pakiusapan na talagang kailangan nilang mag-vaccine, but then we cannot blame them. But then we are trying din naman talaga na kausapin sila ng maayos para makapag-vaccine po talaga. Ah, okay. But senior citizen, I think na mayroon din naman din mangilan-ngilan na senior citizen na kapag-vaccine na po. Ah, okay. Dito sa nabanggit ni Kapanina, yung total population is 1,815. Mm-hmm. So, out of 1,815, ilan na po ba ang total vaccinated po dito? Ang total vaccinated po, as of now kasi Sir Ads, kasi mayroon pa kami mga, mayroon kasi hindi pa talaga na total, incoming ano like na hindi pa ibigay ng BSW namin. As of now, nasa 381 total vaccinated pa lang po yun Sir Ads. Kasali na po dyan yung mga senior citizen, yung age from 5 to 11 years old then 18 above. 381 pa lang. Pa lang ang ano. Yes. So, mga nasa I think nasa mga 20 so far. Mga 30% yes, pa lang. Yes, okay. So, yung ano niyo po? Senior citizen. Senior citizen vaccinated is nasa 22 pa lang po. Yes. 22 senior citizen. Yes. Kasi nasa ilan lang po ata yung senior citizen namin? I think nasa 70 plus. Ka? 70 plus. Diyan kay Kapsin Anabi, senior citizen, no? Yes, senior citizen. Ah, okay. So, sigam ito, kami mga senior citizen, maka-avail na ito in a long-term in city, sali, ano? Magkadiyak pa sabi, it's a kind of mga watong mga, right? Nasa ilang mga, sa pangarot siya, mga mayan na mga edad na mga para sa... Yes, mayroon na, may mga incoming na senior citizen. Sabi mo, 60, maray, lalo 50, 60, Masini nga pa ano ba? Okay. So, Kap, in total population, no, siyempre, subay tamit talaga atinaya sigamin sa pa mga tabaksin. Siyempre, pasakat sigamte yung mga, ano no, yung mga health worker. Yes. Dugsup. Singahan kap in sari mga pagbiya-biya pag-support din mga ma health worker ta. Namang actually sir, mga upama sa magba lang ng pizza mga dasima na pa magba ning kami sa magpaba ako mga makonsel kahe mo na masibyo. So ko binaan niya na 563 na binaan niya vaccine na peka mga tanda ko personal doon na magbisara doon na ino vaccine nilo makamatay sampai nilo hatian na tambal na binasa magbisara na yung kasi siya pakale yung siya nga ipakale na yung isa kita kapag personal niya kasi nga malagi bangunan. Nasuka na yung mabaya ni sab na tuha dahil sa peka magpavaccine na sabi usap din rin kami mga nahangkot na sila kami magiba. Mm-mm. Okay. Botinan, opening classes ta lang ta niya na face-to-face. Yes. Siyempre, yung mga rakanak, yung mga 15 to 18 years old. Yes. 12 to 17. 5 to 8. Yung mga elementary. Doon muna tayo sa 12 to 17 years old. Yes. Sila po ba yung mga vaccinated? May mga vaccinated. Yes. Oh, actually, totally yung ano namin na vaccinated namin 12 to 17 years old, Sir Ads, nasa ano na po kami, 55 pa lang po.
55 pa lang. Yes. So, alam nyo, yung... Medyo mababa po talaga, Sir Ads, kasi like, they are hearing now, sometimes nasabi nila na parang sa school, sabi nila para no discrimination, sabi nila hindi na kami magpapavaccine. Parang ganun yung mga, ang nasa isip ng mga kabataan niya. But then, this coming 23, mayroon din naman ata kaming ano, marami naman po nagsasabi na magpapavaccine po talaga sila. Okay, tama naman po yung sinabi ni Kap, yung vaccine hindi po ay nakakamatay. Yes, po correct. Okay, so si Kap naman po ay very supportive sa mga yes. constituents yes, nyo, pa. Yung mga sila unvaccinated, pinupuntahan nyo. Yes. Nandun ka pa rin sumasama? Sinasamahan mo din ba si Kap para mag-disseminate ng information? Yes, may ano kami po, Sir Ads. Nag-house to house po kami. I think last 2021 may house to house. Then yung kasama na po yung Katok to go. Mm. Yes, yung activity po natin last ano yung sa Bayons po. Oh, kasi yan kasi nag-ano rin po kami ng flyers, nagbibigay din po kami ng flyers that time po. No, oh, kasi yung Lakas Pinas po ngayon. Yes, yes. Si President Bongbong, siya po ay siyempre pinangunahan po niya ngayon kung paano po okay yung ano natin sa vaccine. So dito sa barangay nyo, marami pa po ba hindi nakapagpa-booster? Meron pa po, Sir Ads, kasi marami pa, as in marami din po talaga, Sir Ads, na hindi nakapagpa-booster. Meron naman po mga ilan nakapagpa-booster na rin po, Sir Ads. Ah, okay. So talaga, especially yung mga BHW, raming lahat, yung mga nasa mga ano nag-school, like mga nag-office, talagang nagpa-booster na po sila. Okay. So yung ano naman, sa kani, di ba kanina na nabanggit niyo po yung SK? Yes. So gusto ko lang po sana, gusto ko lang i-follow up yun. Ano-ano naman po ba mga proyekto na gawa po ng SK niyo? Like yun na nga po sinabi ko kanina, Sir Ads, nakapag ano po siya ng yung sa basketball court. Then nagpaliga din po siya, Sir Ads. Then mayroon din po sa ano, may naibigay din po siya doon na water tank doon sa ano, sa middle of ano ng I think sitio ng Langgal, in between sitio Langgal and sitio Calabario Peak. Tapos Sir Ads, syempre doon po sa mga nagbibigay din po siya sa mga tulong like financial sa mga like pag may humihingi sa kanya like this brigada, nagsishare din po siya. Ah, okay. So how about Linggo ng Kabataan ngayon? Anong yes. activities yung ginawa yes. niya? Yes, actually po Sir Ads, kasali po kami ngayon sa ano volleyball. Volleyball. Yes, may participants po and may ano po yung Calvario Kapatagan Grande. Kapatagan Grande. Yes. Meron kayong yes. Volleyball na yes, volleyball na nag-participate player? Po kami. Mas may player po kami. Ah, okay. So, maganda yan kasi para yung mga kabataan natin, especially doon sa barangay nyo, para hindi na po sila siyempre yes. alam na natin yung mga oso ngayon, yung mga yes, correct. Yung mga drugs. Okay. Kap, punta po tayo dito, Kap. Maano, Kap? Yan, ni Onanong Tabadak. Inan singgan na kumusta Kap in ano tayo mga badak niya ba man mga surrenderista at ina during sin mapag ano na to mabarangay no na actually sa lias tag na during nung pesa pa ko tumin ko asa clear na sa lias sa mga kaminaan pero niya surrenderisme at ham na clear na, yes, clear po. 2018. Na, matito sir, continuous camera sa sir, yung mga minyat na kolek kami, katas pinahinang at pinasuro na kami, masi kami maghinang sa mga patawag masigam, sinan-sinan natihan na sa mga... Okay, so in Barangay B, ngayon is drug clean na? Yung? Barangay nyo? Drug cleared na po siya? Yes, drug cleared na po since 2018 po, Sir Ads. 2018. Yes, may 37 surrenderies po kami. Then, 2020 application po namin po ano sa drug cleared is 2017. Then, naanuhan po yon ng 2018 po. As in drug cleared na po siya. So, yung until now. Oh, yung mga surrenderies, Kap, singkahan na kapin ba dito inang da? Ba dito sa inang da? Sa mga magsaha, magabalhaba, magdalandayin,
ng mga kasihanin, nagkasanin mga yung pinayang mga hinang sir dapat ito na nag-aral ng testa ka. Nag-aral silang testa ka. May training sila sa testa. Ano sa sir, magkababa mo, mangupaman niya, magdahan mo, na pabalik kok na ng mga tiyan na tinutukan na hadya ginagahan. Na asal na mangupaman niya, magdahan mo, na sinumbong magtisipay agay na baka nadyaya dyan. Ah, okay. So, hapid eh, kapatid na tinutukan, no, minonitor, no, insiga ang mga drug surrenderies. So, maganda talaga yun, Ma'am Nor. Yes. Siyempre, nandoon din yung programa ng SK nyo. Tinutulungan niya si Kap, yes, para po yung mga kabataan ay hindi na po mapapariwara. Yes. Okay. So, Kap, siguro Kap, yakahap min tumakaa, supportive ka mga constituent, no, so paya gay sa sabot, no, ginalan niya alagdaya yung mga anuminaan, especially ng mga karakanakan, kasi yung mga abanas makita at na alopas ni nakal siga ang gimakaanda-anda sinayan ayan na yahinang sa siningura ni siga mide. So Kap, niya min tukap ano inaan panila ko balik na kayo inaan pila na kap in irasin ano sin kapayawan eh baray kapatagan grande ah ka sorry para kapatagan grande annual ira may kap pila total na marog ng taon ah ng taon 2 million 3,486. So, malaki-laki na ito, no? Yes, malaki. Oh, okay. So, yeah, ano, no? Yeah, inaan, ma 27% at ina additional sin, ano, sin Mandanas Law. At ina pasong ito, bay? Yes. Ha? Inaan, so, pambati ito sa liyan na mga January, mong takatapusan December ito, kaya bang ka makakunsel kakulangan mo rin ako mga 500,000 kinaluhan nila. Pinakulang ba yung iray tiya? Ah, pinariwan na isap. Pinariwan na isap. Nang kita sa auto, so lang ko, ba't ito matutong taon na kayo usang pinariw? Mabi empat pa ako, mang lima hatos ko. Sa tabuha ko yun nasa ano. Oh, okay. Kasi ele, Kap, at tinapagkita ele, during that time, kasabab ba sin pandemic, ang kanne tina additional mele additional sigam us pag 2023 bale pareho ni sa biog balik pareho pabalik ni sa biog to Juniano bi i sa di bi ira sa mo apo pa tinun kay lagi pag next year pareho ni sa so da palang ko adya sa bat sin pandemic okay so kap long time mga isolation sa buto din sini project no barangay isolation unit batinan masih lagi elek new salbi ya ayan sir ya ano isolation as of now masih sir okay ni, okay niya by metais ano ta isolation apa sir sanya de sab ah sanya ah okay sanya isab min nambe capacity wala yes may bed capacity ay tiyete ka kasi maluma da sir personal da bang for example like hindi yung masyadong malala talaga sir as in nan parang ano lang siya, asymptomatic. Hindi naman namin totally nilalagay doon. Pero yung talagang may ano, yung asymptomatic naman sa totally na nilalagay na lang sa bahay nila. Ah, hindi doon sa hindi na nilalagay din doon sa isolation. Niya lumakas sa personal. Yan na yung medyo malayo. Pagalan tak buhay kami atas kinaruhan ng kutan boy. Ah, okay. Sampai siyang yes. Gina palingan. Maram dua simana. Sinuportahan na siya. Sinuportahan siya. Nagdadala na lang. Nagusayan siya. Pagkain. Yes. Niya isang mga buwas pamuhan masigam sa minako. Yung pondo nung. Ah, okay. Nagusayan buhay na iyara sir. Pasan iniwasan na isang bang palingan iluwasan. Narakala niya sakit ang awang sa dilahat. Correct. Iniwasan na dyan eh. Okay, so mga radio listeners, no, parang nanosubid po tayo to kahit sama bangingit po yung ating guest ngayon. Anyway, babalikan namin po kayo, huwag po kayong aalis after this reminder. Ano ka, binaan?
commercial. Okay, welcome back to our program, Happy Isabella LGR. Still pa rin kasama natin si Kap Jehar Sahibol at si Norma Ahilol. So Kap, may tanong ko po kayo Kap, panila ko minto Kap. But ito Kap, in Isabella niya ordinance, no? Itan matongod sin ahalo, iban sa ingay ahalo, nabubulok at di nabubulok. In kaamba, hati na, siyempre, misan kami, magimba, in sali mga ordinance ito, in apply, ebi, mabarangay, ebi kap? Yes, may lang. Ah, sir, niya, niya pinna kami sa ordinance submit niya pinanani kami para mga mabasurahan ng mga yatod mula-mula sa mga plastic bakas paginom mga buhay niya may mga kami ubus elementary kay pagagbihin na iban barangay ho binanami sa Bin City na request ko may mga puno na kaya kajari man na resubmit mga yan na mga batelele na kajari may pinan na timimanan kaya kajari timan mga minggahan sa bayan tayo ng basura na yasi murante na lahat sa din niya ng mga bisan magimba nasa kalagahanin na listin ba yung malahan yung makasembol. Ah, okay. So maganda talaga yan, no? Yes. Kahit hindi kayo, Ma'am Nor, Kap, nasa sa town, pero yung ina-apply niyo yung ordinance na from city, no? Yes. So, kailangan i-segregate yung nabubulok at saka hindi nabubulok. Yes. So, sana po yung nasa barangay po na sa taon, tularan po natin ang barangay Kapatagan kahit nasa upper po sila, nasa upland, pero yung kanilang po yung kanilang mga basura ay segregated po, di ba ma'am? Yes, yung po. Nabubulok at di nabubulok. So meron po kayong paglagyan ng nabubulok. Yes. At saka meron din kayong transkin para yes, po. Sa di nabubulok. Yes, meron din po para sa mga battle talaga. Yung sa mga po sir, at sinat sa aside from the na yun, po the battle talaga, meron din po kami lalagyan. Para sa mga battle lang talaga lahat. Like yung mga soft drinks, yung empty ng mga soft drinks. Ah, okay. So, diba, iniinano pa rin po na nakasegregate din po. Nakasegregated po yun. Okay. So, pagkatapos nun, saan nyo po itatapon? Kasi actually, kasi siguro may malalapit. May minsan, ba? May downside? Minsan, sir, buha pag niya-track ko, sir, buha ko pa ito city pa ng mga ipakpin ng mga basura ilo. Ah. Yan yung sirang karot. Yeah, mga, ya, di nabubulok eh. Yan na eh, sir, buha ko pa ito na mang palod na kapeto na po, na binanap po, pinan na mo ba, sa pagpinaan mga basura yata ko, isa mong tuwi. Okay. Asan niya ba, may sali, pagpatanaan bitod, niya ba ito, inan, pagtitimanan binatod kan di lugar? Wala. Ha? Wala. Kasi may isa pang kamara kasi, personal na sila nga, basura ya kasi anin sir personal na mag kanya-kanya. Yes, sinusunog nila po sir yung mga ibang basura din naman po. Mayroon talaga yung mga like sa bahay-bahay, bahay-bahay. Sinusunog na lang po nila doon sa malapit sa kanila. Okay. So yung di nabubulok
Sabi ni Kap, dadalhin na daw dito. Mayroon, mayroon na dadala din niya. Mayroon, tabi, siyempre, yung mga hindi naman po, naman pwede siguro na magbahay-bahay pa siya para kunin din talaga yung mga ano. Pero yung mga iba sinusunog, yung mga bahay-bahay, nagbabahay, ano, sinusunog nila yung mga ano. Yung, ano yung mga sinusunog? Yung laki mga papel, yung mga, yung dapat na pwedeng sunugin talaga. Not only lang, hindi naman yung gaya ng mga nabubulok na yun. Siyempre, hindi naman, like yung nga sinabi ni Kap, binadala din naman niya talaga. Kung saan niya inaantran dito. Mahirap din yan, sir, magtapod ka saan-saan doon. Kung saan-saan. Maka, ano doon, sabi na, ano ko yan, mahirap din magtapod ka saan-saan. Kasi okay. Nasambat ko eh, na kasi ang tinimaran na tinutong, nasa mga personal na sa mga kanya-kanya, dahil ka advice ko masiyan, dahil niya magtiman malan, na mga tenang basura sa malan. Yes, sir. Okay. So, in mga basura no hati na adingkat salit natasabot no kabayan na listen in lalabayan no. Yes. Okay, so Kap, magsukol tod Kap, thank you very much hati na mapag-support no to Junie City Government ma-ordinance ilo. Sana po sa lahat ng mga barangay natin dito sa town Riverside, Doña Ramona, Tabuk, Sandrapael, Mency, Isabela proper, yung mga nasa town, Port Area, Comporna Zone 1, 2, 3, Santa Cruz, Nisay, sana tularan po natin ang barangay Kapatagan Grande kasi mismo po sila ayon kay Kap, sinisegregate nila po yung mga nabubulok at saka di nabubulok kahit na sa upland po yung barangay nila. Okay, so Kap, si ano naman po, tatanungin ko kayo ma'am, ito dito po sa Bausi. Yes. Sino po ang committee sa Bausi po? Ako po sir, as a barangay councilor din po ng ano, barangay Kapatagan Grande, ako po yung nakaano sa Bausi. Okay. Kamusta na po yung Bausi natin? May na-allocatean ba po ito? Yes, na-allocatean po siya ng budget, sir. From ano, may allocated na po siyang budget and ginagamit naman po namin every may mga ano women's parang women's day, like may mga pakulo rin naman kaming ginagawa, may mga activity something na sa barangay may bukod po sa akin may yung women's president din mo nagaano po siya ng mga activity na. Okay, so kasi ang Bausi kasi yung pagkakalam natin yung mga may away. Yes, sir. Yung away ng mga so far sir sa mga ano ng Bausi namin away ng asawa nag well, mayroon, wala po, wala pa naman po kaming case. Well, hindi lang po namin alam. Like yung sinabi nga po namin during the assessment, sir. Wala kaming nailagay doon sa assessment sa ano namin ng Bausi. Kasi nga po hindi naman po kasi naming ano na wala naman po kasi nagre-report na may mga sinusuntok yung mga inaano against women, wala naman po kasi na dumarating na report po sa report, amin yung mga yes. Mag-asawa wala. Yes po, wala po naman. Wala naman po yes. Okay. Wala. Okay, so maganda. Yo, kagaya ng nabanggit po kanina, may mga activities, no? Diba? Yes, yes. So ano-ano naman po yung mga activities ng women's natin, especially sa during Women's Month. Mm. Yung mga activities sometimes ang ginagawa nila pagka women's during Women's Day, syempre sa barangay hall may mga something silang mga pakulo, then naglilinis din po sila sir sa ano sa around the area sa Kapatagan Grande. Yun pa lagi nagtatanim ng mga halaman, ganun. Mm-hmm. Yes. Yan ang mga activities yes, ng mga yung women's po natin. Yes, yung mga women's. So, nandoon naman po si Kap? Yes, nandoon po si Kap. Okay, sumusuporta sa mga yes. Ano activities yes, ng mga yes. Women's. Sila po ba yung mga, may mga uniform para makilala na sila po yung mga women's ng Kapatagan? Mayroon po, bigay po sa amin from the city. Apo? Yes, binibigay po yung from the city na mga damit po na ano. Pero yung galing sa amin po doon, wala pa naman. Ah, wala. Actually, wala pa. Okay. Eh, basta everyone's ano lang po, sir, ads talaga. We are wearing white lang talaga. Mm-hmm. So, yung nabanggit na kanina pakulo, ano naman po yung mga pakulo na... May something games sa para sa mga kababaihan, okay. Parang ganun. Tapos may premyo. May
Pa-premium meron? May, I think last year, parang meron. Ah, okay. But this year, hindi ko, ano, last year, and this year, I think parang meron ata binigay si Cap. Parang meron mata binigay si Cap, sir. Ah, okay. So, dito po, Cap, sa ano natin, minto ba, Cap, siyempre, in project, no, sali na tasabot no din sili pabalik kita to din project kele niya tod kabayaan no hininang pa tod at nasa tegula no aning ko supaya makahampit in kahiman dong kauman no ayan kap sali kabayaan no tod hininang pa yara mahatid sir na sa kapatid ko yung pamahinaan balik mula mula ba sir lang kan lang lang na sir na sir na isin na minnaan ito na kasi ng tono nangyara siya sa ito mula kayo ito mga kulat okay, kasi in land cap under ni Lucin ano ba, hati na city government, hati yes. Na nga mukha man nung pamabi pataon bi indak po sin land bi, especially na bang ulan yes. Hati na kain na kaagon kalabayan, siyempre ma ilang household po ang barangay Kapatagan Grande? Hello? Hello, good afternoon, sir. Hello? Hello, hello, good afternoon. Good afternoon. Pangalan po? Lobelina Ai. Ano po? Lobelina Ai. Taga saan po sila? La Piedad. La Piedad. Anong sagot po, ma'am? 460 is correct. Congratulations, ma'am. Thank you. Okay. Dito naman po, mayroon tayong pa-load. Iba po yung kanina, no, Patribia. Ito, may 100 load po kayo. Mula po ang sponsored by ang kapitan po ng Aguada, si Kapi Banyes. Ang tanong ko po dito, sino po ang host ng kabe-birthday lang po? Yes, may 100 load po kayo. Sino po ang host ng LGU, ang isa ang Hap Isabela AGR kabe-birthday lang po niya? Hello. 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 Hello, good afternoon. Good afternoon po. Hello, Chay Nailahan po. Ah, oh, okay, Chay Nailahan. Sino po, ma'am, ang kabe-birthday lang po na host po kabe-birthday lang po niya? Isa at your party, ikaw po. Birthday. Okay, thank you very much. Congratulations. Paki-text na lang. Okay, paki-text lang po yung number nyo dito po sa number na number ko po 0953. Sa Facebook na lang, hindi ko alam. Ah? Sige, download din mo sa 0953-445-4118. Hindi ko memory. Sorry, hinay-hinay lang. 0953-445-4118. Okay, mamaya po isesenan po kita ng load. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, Kap. Balik tayo dito, Kap, sa ano natin, no? Kap, bang describe no, Kap, in barangay Kapatagan, ayan si Gaam.
bang sali ano no, describe no ba sali sa pantun ayan in a kuma ano kapatagan grande ayan in mga ana externa aho at ayan si kaam ayan in pagkaa si kaam like ano lang sir in like, one words lang so, like Pia words back said beautiful with a heart kapatagay nyo beautiful with a heart with, beautiful with a heart yung kapatagay nyo po ah ganon sa ano po yung sa iyakan sa iyakan version sa iyakan version Tagalog magandang inabe half din ano half din de with mga magagan ina may half din de but full of heart English na rin yung so hindi yeah, yun po si yakan no, ano parang hindi ko ma-explain sa yakan o yakan ka na di ba yes at mother actually sir Hans even though sa bahay kasi Tagalog yung ginagamit namin kasi po yung mga anak ko is Tagalog po kasi ang ano namin Ilocano po kasi yung mga anak ko okay. So, Kap, bang niya pa, Kap, sari kabayan no, pinapahati to din ni barangay, no? Siyempre, especially ng mga masiga, minsa pa kabaksinan, minsa pa magpabooster, siyempre, yung mga dakanak, singgod na in opening, opening na lang na next week. So, this month. Si ayan in message no atawa in Bisara no to din si Kaam ag pabuha ka pasampayan no si Kaam Bisara pagkakataon no na ito kap takali ka si Kaam kahemo so okay kap go ahead ini message nasa tapeta yung mga magtugsok makapatangan grande mangiya ka makakalimaw yakan sinama makahatirukam kemon mangkam nya takalewi atau yung mga hindi makaintindi sa samal patiyakan yung mga Kristiyano diyan kung pwede na nandito ako sa radyo dito sa mga ano dito kung pwede na magbaksin hindi naman makamatay gumanda sabi to makamatay at inatambal masayasan ka masadyahin na magbaksin kita bi niya baksin na rapet 22 23 and opening of the school is 23. 23 niya may magbaksin makami 23. August 23. Yes, August 23. May akura atihan na mag nabanglas ra ko may kabakaba mang magbaksin sel. Asa may ako ya baksin nan sa ko kami sarap nya lingnan ko. Nakabakaba niya baksin sel may ako tod mag nabanglas sa pag mag-support ya mga magbaksin may senaan na bang nila na takalera ya kasianin na mga tape ta mga asuk isyo kamamaya na magpabaksin kita na 23 on schedule ma barangay hall nakanak matuan na kita na may kita may magpabaksin san-san kapsap dia magsukul makam kema okay pila purok in ano bi? Barangay? 5 purok sir, 5 purok 5 purok Kampusalan Palasanan Palasanan Wimilko Langgal Kalbaryo Peak. Na okay. Kap ayan lagi sa nya pa kandi ano message no puas mo na din. Ya message ayan sir. Sari mga nya message no para si Mia Ate sa kay kan ibang mga barangay chairman si natin. Ibang mga kaumante. Ano barangay. Salam ya na mga kaam na kakale barangay official ya na mga sehe ko ng konsehal sampai datihan na mga sehe noon pa sampai ngayon sa matanhin Tagalogin yung mga CBO ko, yung mga kakale yung mga rakyat ko, mga kalasan takam kena hatihan na sa niya damin kitabi, magmaap na kung mga bisara ko nasayansan ka makakaleto yung kapaan kumarumkaw mantabi magtabang-tabang kinaloan niya ng mga magjingki-jingki o gerhap makakarat hadya yes. Yan na binubuhan tabihin yan makahap maramkaw man pag-aire maka yale makahapin makuya relewa salam na tayo okay mag-support kap ma-words nila para makakaw man no? Kayo naman po ma'am baka mayroon po kayong message sa mga siyempre pwede na po gamitin yung yakan
language. Okay. Assalamualaikum ulit. Sa lahat po ng constituents ng Barangay Barangay Kapatagan Grande. Magyakan po. Tiyak kami to si ano DXNO, pero po si Sir Azhar Taksin. Baya ko hadya pabot ko si ka inshallah dakite bi dakite bi kuya ne pinay sikap niya ante wa jinki or ine dok ine ye mahap si kite hindi magdambuak kite bi pigi magdambuak kauman kite bi yan no si Sir Ads and assalamualaikum. Okay, so magsukor makaakap no sin pag pay to be ma pedigree. Oh, sige, meron. Gusto ko lang po i-greet yung mga item volunteers ko po ng Kapatagan Grande. As a bayan. Okay. Ganun ba? Okay. Thank you very much, Kat, no? On behalf of the City Government of Isabela City, under the leadership of our City Mayor, City Jalia Turabi Nataman, magsukul toad na kaakap, Kap Dihar Sahibol, iwan si Ma'am Norma Ahilol at ina in pagpay to minsan sali alat in land B ito kang papay to pahader to dun yung station hasupaya tapa ano bitaw tapa sampay B and ayan ayan na pa yung bitahin ng B Madam Singkawman B iwan makahap Singkawman B. Yes. So with that kap magsukur tod makaam iwan magsukur din sayo ano Ma'am Nor sa inyong napinaundakan yung aming imbitasyon. Ang programa po ito ay from the City Government of Isabela City. Siyempre, pinangungunahan po ng ating butihing mayor. Yes. Walang iba kundi po si Mayor Dada Ataman. So, sa lahat po ng tagapakinig ng programang Happy Isabela LGR, muli po, samahan niyo po kami sa next week ang aming ang aking guest. Siyempre walang iba po ay ang barangay isa Santa Cruz barangay po next week. So salamat talaga ka Ma'am Nor. Thank you din po Sir Ads. Okay, salamat po. So wala na po kaming oras, hanggang dito na lamang po. Ako po si Ads Tasin magsasabi. Trabaho lang, walang personalan. Bye-bye! Usted está uy na 97.5 FM na siyudad de Isabela Basilan. Mga kabida, hindi pa rin nawawala ang banta ng COVID-19. Upang masigurong kaligtasan ninyo at ng inyong pamilya, hanapin ang safety seal sticker ng inyong pupuntahan. Mapa-mall man ito, kainan, pasyalan o kahit anumang business establishment, ang safety seal ay tanda na ang isang establishment ay sumusunod sa minimum public health standards ng gobyerno upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ating tandaan, bida ang may disiplina. #safetyseal para sa ligtas sa pamilya, ligtas na bayan.